lang ba to? Hindi, okay lang yan. Ito ang maingay. Sigan niya lang at saka connecting rod. Okay po. Ayun. So mga kamekanika, ngayon po ay babakasin na namin ni tatay itong in-overhaul po namin na TMX155. So mga kamekanika, nasana na sa mabuting kalagayan kayo, lalo na po sa ating mga supporters dyan, tapos po sa mga OFW dyan, mag-ingat po kayo palagi. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. So yan po pala, tinanggalan po namin ang langis, tapos ano yan tayo? Rebaba. May ano, rebaba po. Yan po, mga rebaba galing sa loob ng makina. Galing po yan sa loob ng makina. Ayan po. Mga kamekanika, samahan niyo po ako kung paano magbaklas ng TMX155. Galing ko na po pala itong magneto. So mga kamekanika, gagamitan ko pala siya ng puller para matanggal yung magneto. So natanggal ko na po yung magneto. Sunod naman pong tatanggalin itong stator. So mga kamekanika, sa pagtatanggal po pala ng stator itong tatlong 8 po yung tatanggalin. So mga kamekanika, pagtapos naman po dito sa may side ng magneto, dito naman po tayo sa may kabila, sa may clutch po. Tatanggalin po pala dito yung mga turnilyong 8. Mo dyan doon ko sa baba. So mga kamekanika, pag ano po pala, pag bago nyo po baklasin, kung ganito po kadumi, kailangan nyo muna pong linisin para po hindi pumasok sa loob yung ano, yung mga dumi, tsaka po iwas bilog din po sa mga tornilyo. Oo nga po pala mga kamekanika, magkakaiba rin po pala yung sukat nito. Kaya kailangan po nating matandaan kung saan po nakalagay yung mga tornilyo.
So mga kamekanika, pag tatanggalin po natin ito, pag hindi po mo siya madaling matanggal, laging rubber hammer po yung gagamitin natin. Huwag po yung bakal kasi po pwede siyang masira yung ano, yung cover po ng ano, makina. Ayun sa may ano po, sa may crankcase cover. So natanggal na po yung crankcase cover po. Tapos ang sunod naman po tatanggalin na itong tatlo na tornilyo na Philip. Paano po pag ganito po hindi ko kaya, si tatay po ang tumitira. Pagkatapos naman po maluwagan ni tatay, ako na rin po yung tumatanggal. So mga kamekanika, tatanggalin ko naman po sunod itong sa may clutch housing, tapos ito po, itong may sa may castle na tornilyo. Mga kamekanika, kailangan po natin maging maingat sa mga pagtatanggal ng ganito kasi po pwedeng madama yung ibang parts ng makina pag hindi po natin inayos yung pagbabaklas. Tigas tayo. Mechanic, pag matigas po na ganito, si tatay po yung pinapatanggal ko pag hindi ko po kaya. Tapan. May lang sa tatal sa kaya. Dito. So natanggal po namin yung dito mga kamekanik, pero dito po masyado siyang matigas kaya gagamitan po ni tatay ng ibang impact para po mahina po ata kasi yung isang impact. Gito. Kamekanik, gagamitan na po ng kamay para po sa parang hand power po, ganun. Para mas madali po kasi pag ginagamitan po ng kamay kaysa sa mga info. So mga kamekanik, naluwagan na po namin ni tatay. Ito po pala yung sa may clutch po. Ayan po.
So mga kamekanika, okay naman po yung sa may clutch housing, ah. Okay naman po, wala pa naman pong dali yung clutch na tong TMX155. Mga kamekanika, tatagalin naman po natin ito. Tapos itong cambio po. Itong cambio po sa pagtatanggal eh, nasa kabila po, itutulak lang po itong itong mahaba po na to. Ito po. Sa pagtanggal po nito, kailangan din po natin ng konting lakas kasi po medyo tulad po nito, mahirap din po tanggalin. So natanggal ko na po ito sa may tong sa may cambio. So mga kamekanika, pagtanggal naman po nito sa may cambio, ang sunod naman po tatanggalin natin itong mga 8 tornilyo. Kung sa makina po, mabigat po talaga siya. Kaya kailangan po nating maging malakas. So mga kamekanika, nililinis ko po pala yung sa may tornilyo kasi po may mga dumi po siya. Kaya ko po nililinis. Kaya nga po sabi ko na baka po mabilog din po yung mga tornilyo pag hindi po natin nilinis ng maayos. Mga kamekanika, shoutout po para sa buong team ng Daddy Frankie at kay Daddy Frankie po. So mga kamekanika, natanggal ko na po yung mga tornilyong 8. Mga
mekanika, yung may isang ocho rin po pala dito sa may side ng clutch na tatanggalin niya, baka kasi po malimutan. Mekanika, wag dahil po matigas ha, nagpapatulong po kay tatay na tanggalin ito. Ito po pala yung transmission. Yung transmission na tinatawag, ito po yung sigunyal. Tapos ito po yung papalitan natin na connecting rod. So mga kamekanika, pag ano po pala, maririnig naman po yun sa makina kung ano yung malalaman na sira. At tulad po nito, narinig na po ni tatay kung ano yung kung ano po yung sira, kaya nasabi po ni tatay na connecting rod, kaya ito po, connecting rod po talaga. Ayan po, malakas po yung kalog ng connecting rod. So mga kamekanika, sa pagtatanggal po pala ng connecting rod, kadalasan po pinapapress po namin to kasi po wala po kaming tools na pantanggal dito.